So ayan, sa mga merong mga katulad nitong klase ng electric blower, so ito is gamit na gamit ito kapag sa mga maintenance na mga trabaho. So ang nangyari naman dito is ayaw nyong mag-power. So ayaw nyong umikot kahit na nung ginawa na ng may-ari, nagtingin, chinek niya na rin yung carbon, ayaw niya talagang gumana. So maayos pa naman yung carbon brush niya daw, medyo mataas, mahaba pa rin siya. So ang nangyari, kahit daw anong gawin niya, minsan daw na gumagana, minsan hindi. Yun ang nangyari. So sabi ko dito is malamang ito is mayroong putol ito na linya. So yan yung titingnan natin dito kung bakit nagkaganon. So yung sa mga meron kayong ganitong klase ng mga ano, so pa ito pakipanoorin nyo yung mga diskarte kung paano nyo siya ito trouble pag mayroong mga ganitong klase ng problema yung inyong electric blower. So titingnan natin una yung carbon brush nya, so check natin, double check natin kung totoo ba yung sinasabi nung ano nito na nakita niya na okay naman daw yung kanyang carbon brush. So ito lang naman ha, sa gilid. Ito yung pinaka basic na madali nating tingnan kapag ayaw gumana yung mga ganito natin. So ito siya. So medyo mahaba pa nga siya. Sin, ayos, mukhang ayos naman. So titignan natin sa kabila. So minsan kasi yung mga ganito, mayroong mga napuputol kaya ayaw siyang gumana. So yan, okay din naman ito. Mahaba pa rin. So bakit hindi siya gumagana? So titingnan natin, unang-unang gagawin natin diyan is check natin sa switch and dun sa kable niya. So kasi itong kable niya na to, bali dinagdagan na to, dinugtungan para humaba. So baka mamaya nandudulang sa kable yung problema nito. So yung switch niya ganito lang naman ka-easy yan pag nabuksan niyo na yung takip. So yung switch niya napaka ano lang yan, simpleng-simple. So kunan natin ng resistance yung kable. So para makuha natin yung kung may putol ba siya o ano, mamaya nandito lang pala. So ilalign, tulay natin siya. So kunin lang natin yung dulo-dulo nitong wire na to. So yan. So yung isa nandito. So ito ayaw. So check natin dito sa kabilang wire. So ito ayaw rin siya. So mukhang may problema nga itong kable na to. So bali nakaipit kasi siya eh. So ilipat natin dito sa kabilang linya. So titingnan natin kung gagana siya. So ayun, meron siya. O ayos yung isang linya. So dun sa kabila yung nagkaroon tayo ng problema, mukhang naputol na siya. So paano ba natin ito hanapin pag mga ganito yung naging problema nyo? So ang gagawin nyo dapat dyan, maiwasan nyo na yung maraming dugtong. Kasi ito is nakadalawang dugtong siya eh. So meron pa siyang dito na ayeto. So unang dugtong, bali parang pinutol niya, dinugtong niya sa gitna yung mahabang wire. So pag mga ganyan, iwasan niyo na yung maraming dugtong, sabi ko nga para mas less doon sa trouble. So ito is pwede naman natin i-direct ito dito sa loob, ito yan oh. So pag tinanggal natin dito, tayo mag-umpisa kasi dalawa siyang dugtong, umpisa natin dito banda sa mismong papasok ng power niya, itong ano mas malapit dito. So ayan o. So halos pag mga ganyan, doon kayo agad mag-check sa mga dugtungan. Kasi karamitan talaga yan, pag uminit ito mapuputol yan, o lalo na nagagalaw-galaw. So yan yung nagiging isa sa mga problema nito. So ayan o, mukhang lang hirap ng pagkadugtong nya. So kung ako lang tatanungin dito, didiretso ko na ito mismo doon mismo sa power eh, sa switch na nakatap, para hindi na ako mag-iisipan ng iba pang mga dugtungan. So ito yung connection nya. So dito pag natanggal natin, makukunan din natin agad yan ng resistance kung dito lang ba talaga yung problema o baka mamaya nando doon sa saksakan nya. So unang trouble na gagawin natin, tapos titingnan natin kung gagana siya. So ayan yung kable niya. So tatanggalin ko na lang ito. So ayan siya. Ito na yung natanggal ko na kable. So yung kulay brown kanina na to, ito is yung ayos eh. So titingnan ko. So ayan o, ayos yung kulay brown. So itong kulay blue na pumasok dito. So tatanggalin na lang natin to para idadirect ko na, diretso ko na para hindi na tayo mahirapan yan. So putol siya talaga dito.
So yan, tatanggalin lang natin dito para pag may mga ganyan yung gusto nyong habaan yung kable nyo, so mas maganda kung tatanggalin nyo na lang, na palitan nyo para hindi nga kayo magkakaroon ng mga dugtungan pa na maraming. So yun yung nagiging problema karamitan, na akala natin carbon brush pero wala, pagdating dun wala pala. Ayan o, so yung kulay blue natin wala talaga, so putol talaga siya. So kailangan natin lang tanggalin, buti na rin na madalin, andi dito lang siya kaagad sa linya. So ganun yung mga pag check nyo kaagad yan, talaga magduda kayo doon sa may mga dugtungan. So tatanggalin ko lang ito din, ipapalit na lang natin yung kulay blue nya na wire na mahaba, na idadirect dito, kasi madali lang naman din ikabit pag mga ganito. So isang wire lang naman yung nakakunik dito sa switch nya, huwag tinanggal mo yan, yan ay siya eh. So yan, so itong dulo na to ang ididiretso na natin dyan para hindi na siya magkaroon pa ng ibang dugtong. So yan, dito lang siya. So mas maganda pa siya, dahil mukhang mas makapal itong wire na to, saka mas matibay siya. Kaya ngayon eh, kakabit ko na lang ito, and then pagkatapos nito eh, matestingan natin siya kung gugana talaga siya. So sana dito lang yung problema natin. So anuin ko na lang muna to, eh kukunin ko na lang muna. So ngayon alas ito na, alas na nakakabit na natin lahat. So ibabalik ko na lang yung kanyang cover. Yan, so ganun lang siya kasimple. So wag may mga ganito kayo, wag na wag kayong kakabahan na check kung ano yung mga nagiging problema, lalo na kung ayaw siyang umikot. Kasi nga, simpleng-simple lang yan. Ito kasi daw is matagal na, hindi rin alam nung mayari nga na kung saan yung problema niya, kasi chinek niya naman yung carbon brush size naman daw, baka daw dun sa motor. So pag ganito, check nyo lang yung mga connection, wag mga meron kayong mga ganung same na problema. Nandoon lang yan sa mismong mga baka mga idinugtong dyan, o minsan nandoon mismo sa puno ng saksakan natin, kasi yun yung madalas natin na ginagalaw pag ginagamit natin to eh. Or either nandoon sa switch. So yun din isa sa mga tingnan yung mga problema dyan. Babalik ko muna pala itong mga carbon brush nya, so bali para masigurado natin. So ipa-plug natin itong kanyang power, so para makita nyo ito, kasi ginagamit natin itong mga panghangin, yung mga pag mga alikabok, so mas maganda ito gamitin, talagang napakalakas nito. So ayan, kung naririnig nyo, ayos na siya, gumana na siya. So yung carbon brush niya alis, walang spark talaga tayo manual, talagang bits na bits na siya. So lakas niya, hangin niya. Yan yung mga karamitan na ginagamit sa mga ano, pang maintenance pag naglilinis kayo. Alikabok na yun. Maganda itong gamitin. Ang saan yung use talaga na tips, talagang gamit na gamit ito. Kaya yan, kita nyo naman. Yun lang yung naging problema, napaka-simple. So kung may mga ganito kayo, so pwede nyo itong gayahan. And kung bago ka pa lang again dito sa channel natin, sana wag na wag nyong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ganito na lang muna, stay safe and goodbye.